Dalawang mabilisang ulam na pwedeng-pwede mong lutuin kapag wala kang masyadong oras, kaya isave mo na to. Magandang araw! Pakipusuan na agad itong ating recipe. Salamat! Dahil mabilisan nga ito, kaya bacon ang gagamitin ko. Pero syempre, pwede kayong gumamit dito ng ham. At syempre, pwede rin ang pork belly. Sa mga may ayaw ng bacon, nako, paki-skip po muna itong video para po hindi kayo ma-high blood kasi hindi po talaga healthy itong bacon. Pero paminsan-minsan lang naman at saka pansahog, kaya okay na yan. Ang sarap kaya. Itong isang repolyo ay hihiwain ko lang, hindi masyadong kaliitan yung gagawin kong pagkakahiwa dito. Isa talaga to sa paborito kong niluluto, lalo kapag nagmamabilis ako sa pagluluto. At itong proseso na gagawin ko dito ay optional lang po, pero ipapakita ko sa inyo kung paano ba na-achieve yung parang may crisp bite o yung hindi masyadong malabsak at glossy pa rin ang kulay na pagkakaluto ng repolyo. Nilagyan ko ng salt and oil yung tubig at ibablanch ko lang ng less than 1 minute itong cabbage. Then after that, itatapon ko na yung tubig. Hindi na po ito kailangang i-ice bath dahil ito naman ay cabbage. Masyado na po itong malambot. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, gusto kong ipakita sa inyo. At yun nga ang proseso. Kailangang i-blanch. Pero again, yun po ay optional lang. Para naman sa ating next step ay lulutuin ko na itong bacon. Hindi na ako nag-add ng oil dahil may extract naman yung fats dito sa bacon. Kaya meron na itong mantika. At kapag nga ito ay nagiging brown na, depende po sa inyo kung gusto nyo yung mas crispy o yung ganitong pagkakaluto ay saktong-sakto na. Ipupush lang natin ito sa side nitong ating kawali at igigisa ko na yung sibuyas at bawang. At habang nanunood ka ngayon ay paki-follow na rin po itong ating page. Pakilagay na rin sa comment section kung ano ba ang paborito mong luto ng repolyo. Salamat! So after nating magisa itong sibuyas at bawang, igisa na natin ang sama-sama. Timplahan na natin. Kung gusto mo ng maanghang, lagyan mo ng maraming sili. Maglalagay rin ako ng oyster sauce, paminta, at pampalasa na gusto nyo. Konting oyster sauce lang yung nilagay ko dahil ang bacon ay may alat na po iyan. Saka ko ngayon ilalagay na itong cabbage. So inilakas ko na yung apoy tapos 1 to 2 minutes lang nalulutuin ay okay na to. Hindi na rin ako nag-add ng tubig kasi yung repolyo na binlunch ay meron na po yung konting tubig. O diba talaga namang super easy lang at itong susunod nating lulutuin ay siguradong magugustuhan mo rin dahil ito napakadali lang, ibubuhos mo lang etong sahog dito sa ibabaw. Madali, masarap at baka hindi mo pa rin na-try kaya panoorin mo hanggang dulo. Tara, start na tayo. Pwede ka rin namang gumamit ng ham at syempre pwede rin giniling. Pag brown na itong bacon ay ipupush ko lang to sa side nitong aking kawali at igigisa ko na yung konting luya, sibuyas at bawang. Kung gusto mo ng maanghang, lagyan mo ng siling labuyo. At kung nanunood ka ngayon, ay huwag mong kalimutang pusuan agad itong ating recipe. Pakilagay na rin sa comment section kung ano ba ang paborito mong luto ng talong at lugar kung saan ka nanonood ngayon para alam ko kung saan nakakaabot itong ating masarap na ulam. Bali, naglagay na rin ako ng konting tubig, oyster sauce, paminta at pampalasa. Konti lang yung oyster sauce dahil maalat na yung bacon. Ang sesame oil naman ay optional lang. At kapag ganitong kumukulo na, okay na to. Tikman mo kung sakto na ba yung timpla. And set aside muna natin. So, itong recipe na to ay Chinese recipe po ito. At kung hindi mo pa na-try, itry mo rin sana kasi talagang masarap. 20 pesos ko nga lang nabili itong mga talong na to. Sa paghihiwa naman ay mas maganda kung maliliit lang ang gagawing hiwa at dapat talaga busisiin dahil kagaya nito, hindi talaga naiiwasan na may bantay itong mga talong. Hinugasan ko na to bago hiwain pero hinugasan ko uli dahil ito nga medyo marami yung bantay kong nakuha. Ang gagawin kong luto rito ay pa-steam kaya kailangan natin ng steaming proof na lagayan, tray or kahit yung mga ganitong glass. Bahala na kayo kung ano yung available sa inyo. Naglagay rin ako ng 2 tablespoons ng harina, konting paminta at konting-konti lang ng asin. I-mix ng mabuti at ilagay lang natin sa ibabaw itong niluto na
ano tawag dito? Ito, yung sahog. Ayun, o diba, minsan akala nyo ang perfect ng pag-voiceover, pero madalas talaga ganito, paulit-ulit dahil nakakalimutan ko kung ano yung susunod na ilalagay ko. Ayun, na-share ko lang. So, dito nga, i-steam lang, 8 to 10 minutes, kailangan medyo malakas yung apoy. And basically, etong recipe na to, after mong ma-steam, ay mag-iinit ka ng oil at mag-ketchup ka ng green onions or coriander. Tapos, ibubudbud mo sa ibabaw, tsaka mo i-drizzle ng mainit na oil. Pero dahil wala akong kimchi, wala rin akong green onions, kaya ito, basta in-steam lang, ay pwedeng-pwede naman dahil napakasarap talaga ng lasa nito. Kaya kung natakam ka rin, ay itry mo na. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like and follow ang page at kita-kits sa susunod.